Buenas dias, amigos y amigas. Usap-usapan po ngayon yung plano ng Malacañang para i-invite or i-allow yung mga vloggers para kumover ang Malacañang. Kung maalala po natin, may proposal rin po na ganito sa panahon ni President Duterte. Pero inoppose po yung mga taga-media at hindi nga po nangyari ito. Sa akin naman po, I have two views there. For one, I think yung mga matinong kwan po, matinong vloggers, they should be allowed to cover. Lalo na po yung mga vlogger na who come from other tulad yung vlogcaster po na kumover ng other political parties para po may patas po yung information. Kumbaga, may access to information yung lahat ng Pilipino, hindi lang yung nagpa-follow sa mga vlogger ni Marcos. Kasi ito po mga independent vloggers tulad ni vlogcaster, we can ask questions that the Marcos vloggers cannot ask. At pangalawa po, kung i-allow man po ito, dapat ipadaan or those vloggers na coming in should be subjected to intense schooling po. Dapat bigyan sila ng pag-aaral po on the right way of reporting the news, on telling the truth telling po. Dapat yung i-report nila po hindi disinformation, hindi fake news. Yung kasi po ang problema, always ina-associate yung mga vloggers at kasama si vlogcaster. That's why I always make it a point to only report the truth to you. Nakikita nyo may mga issue na pumuputok kaagad na hinihintay pa ni vlogcaster mga isa o dalawang araw para mag-comment po. Kasi gusto ko muna alamin, gusto ko muna hayaan ma-develop yung balita para makita ko talaga at makilatis ko yung tama talaga, kung whether tama siya o hindi. Kasi ayaw ko po magsinungaling sa inyo or maging tool ng mga propagandists po na naglalabas ng mga fake news. At kung maalala nyo po, hindi naman natin dito inadvertise yung nagparty daw si Bongbong Marcos sa isang isla na kwan, Amanpulo, yung very expensive kwan po, yung pala pumunta sa Australia. So, hindi po tayo sumakay kaagad sa mga ganon issue, na lalo na kung wala pa talagang katiyakan or walang not backed by information po. So, yun po. Pero, generally, lahat kami na kwan, nasisira yung kredibilidad dahil sa mga gawain nitong mga kwan at nitong mga unscrupulous o walang kwan, walang modo na mga vlogger po. Walang hindi disente sa pagbibigay ng impormasyon at hindi honest po in their truth telling po. So dapat hindi i-allow yung mga may pattern na gumagawa talaga ng mga fake news. At dapat meron rin sistema yung Malacañang na i-ban itong mga kwan, mga vlogger po na gumagawa talaga ng mga fake news. At dapat meron sila sistema na kung what constitutes misinformation and real information. At maganda nga po yung pahayag ng kaibigan ko na si incoming Press Secretary Trixie Cruz Angeles na kuan daw po nila, pag-aralan daw po nila yung itong problema ng disinformation. Sabi nga niya, issue nga po talaga ang misinformation. Lalo na nire-raise ito nung huling alalat. Ito nga po problema eh. Trixie comes from PCOO, naging parte siya ng PCOO during sa time ni President Duterte po, na inaakusahan rin po na gumagawa rin ng fake news. Hindi ba doon yun sa, dito yun sa termino ni President Duterte, kung saan tinanggal ng Facebook mismo yung daan-daan na pahina na
na peke nga po at naglalabas ng fake news in favor of President Duterte. So, yun ang problema. Si Ms. Trixie mismo may credibility problem. O, sabi pa kanya, mas maganda po talaga siguro ang pinopropose namin at one of the things na inisip namin, of course, it's not yet final, is to bring discussion of what constitutes misinformation, disinformation, fact-checking what constitutes fake news. So, maganda naman ito, pero ang problema lang, baka po sa paggawa nila mga kwan na ito, mga guidelines dito, mas lalong i-justify nila or gawin nila pabor sa mga gumagawa ng fake news. Klarong-klaro naman po yung misinformation, disinformation at fact-checking eh. Klarong-klaro naman yung true and fake news eh. So, bantayin po natin itong issue na ito. Sabi pa nga niya, mahalaga po ang diskurso. In fact, kaya po lumalaganap yung mga ganong klaseng ideya ay dahil kakulangan sa diskurso. I don't, mali siya dito. I doubt whether problema lang dito diskurso. Kasi ang dami na pong diskurso. In fact, kami ni Trixie, nakasama na kami sa tatlong investigation, na-invite kami as resource person sa Senado to discuss about fake news ni Senator Grace po. Pero wala rin po nangyari. So, kumbaga, Trixie is a lawyer, although may program siya sa DWIZ, pero still, she's a lawyer na pwede niya balik-balikta rin yung mga rules ito na magiging pabor pa rin doon sa gumagawa ng fake news. Dapat yung mga may pattern na gumagawa talaga ng fake news, dapat hindi na ipapasok yun sa Malacanang at hindi na yun na hindi na, or kung nakapasok na po sila, whenever they do fake news, dapat ibaban na po sila sa Malacanang. Yun po ang dapat po gawin policy dito sa mga bloggers na ipapasok dyan. And I know that wala talaga, hindi na mapipigilan yung pagpasok ng mga yan kasi kasama nga talaga sila, kasama sila na sumuporta at enabler ng Marcos presidency. So, there's no stopping that. So, dapat na lang i-regulate mabuti. At wag na i-debate dito sa mga what constitutes disinformation, misinformation, fact-checking, fake news. Klarong-klaro naman talaga ang tunay sa peke. So, yun po. Ito lang, itong opinion ko dito dahil ngayon po, nahirap ang Pilipinas. Ngayon po, may na-inherit yung Marcos government ng 13 trillion na utang sa Duterte government at ipapasa sa atin yung pagbabayad dito through taxes, the more reason na dapat well-informed ang citizenry po. The more reason na kung well-informed ang citizenry, we are more likely to support the government in taxes or anumang measure kasi the government cannot succeed without our help. So yun po. That's why tututukan po natin itong issue ng mga vloggers sa Malacanang because this affects 110 million Filipinos whether we voted for Marcos or not. So again, please pakikalat na lang po ito sa iba, to your friends and relatives, and encourage them to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel so that they will get real news, in-depth analysis, and opinions coming from a veteran PR and campaign communication manager and also political strategist. So thank you very much for watching and see you in my next vlog. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nocum, subscribe kayo rito sa Vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan, always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.